Ayan. Magandang araw po mga kababayan, lalong-lalo na sa panahong ito na talagang kaliwat-kanan ang pagpapabalita na pagdapa ng palay, iyak ang magsasaka dahil pag dumapa ang palay, basa ang palay, mura ang palay. Pero magandang balita mga kababayan, dahil dito sa Kanwaling, San Jose Occidental, Mindoro, meron na pong mechanical dryer na fit para sa inyong pangangailangan. Yung dalawang mechanical dryer na ito, ito ang bagong solusyon para sa pangangailangan mo para maibenta mo ang palay sa NFA o sa mga trader na maganda ang presyo. Ako po si Rod Agast, narito po ako sa Kanwaling. At kasama po natin ngayon si Kunoong Richard. Kuya Pate, bati po muna kayo sa ating mga kababayan. Ay po. Pakilala po kayo. Opo, si Richard Strebon. At syempre, si Mrs. Strebon at ang ating chief. Chief, pakilala po kayo. Magandang umaga po. Ako si Richard Chief Kaligdan sa Barangay San Isidro po. At sila po ang mga operator ng mechanical dryer na ito. Papakita ko sa inyo, ito po ang mga higanting tower na akala natin sa 5-star lamang makikita, pero ito po ay magagamit na ng ating mga magsasaka nasa Kanwaling, San Isidro. Tingnan nyo po muna, mga magsasaka, take a look, close look. Para kayo po malalaman ninyo, pwede ba ito sa inyo? Pwede po ba ninyong ipila ang palay ninyo? Sasagutin na po ng ating mga kasama. Kuya Pate, mechanical dryer. Ito. Operational na po ba? Operational na po yan. Ilan po ang capacity ng dalawang mechanical dryer na ito sa isang araw? Ilan ang kaya niyang ituyo? Bali, kung po kung maganda ang quality ng palay na pagkaan eh, kaya po nung 10 hours ganun. Pinakakuha yung 10 hours. So, kuha na po yung tuyo na po yun. Sa isang chip toto, sa isang, ang tawag dyan, unit, no? Okay. Ilan ang kaya niyang ito yung palay? Nasa 180 po yan. 180? Okay. Plus 180. Okay. So, sa isang araw kaya, Kuya Toto, ilan ang kaya niyang ituyo? Hours po yung... Ilang bugs? Yung 180 po. 180, 360. Tapos kung 8 hours, at least may 16 hours tayo. Dalawang salangan, kaya po ba? So mga around the 700 plus na bugs ng palay. Abay, malaki. Ikwento nyo nga po sa amin, paano po ang magiging mechanics nito? Paano nyo po isinusubo? Pwede rin po ito yung aming pinakaano. Ay, halik po kayo, boss. At makikita po natin. Magandang umaga po, sir. Pakilala po kayo. Ako po si Rico. Rico, sir, magandang umaga. Congratulations, meron na po tayo dito sa Kanwaling na mechanical dryer. Paano po nag-ooperate itong nakikita natin na ito? Paano nyo sinisimulan yung tinatawag nating pag-dry o pagtutuyo ng palay ng mga taga-Occidental Mindoro? Ito po, sir. Dito po tayo mag-opisa okay. Sa power. Aha. Okay. Sige lang po. So may power. Ito po ang power natin. Ito ano? Yung power natin. Aha. So... Buksan po. Okay. Pwede i-operate natin. Okay. Kaya po ba? For the sake na mapanood? So ganyan po? Ito po yun. Ang start po natin. Aha. So heavy duty po yan. Ano pong technology ito? Taiwan or Taiwan po ito. So ano po yung naririnig natin na yan? Ito po yung power supply. Power supply. Okay. Para maipasok niya yung... Tapos ngayon, ang palay na naka-standby, saan nyo po ibubuhos dito? Saan nyo po ilalagay? So makikita natin itong floor na ito. Dito po ibubuhos natin ang palay. Ito, kailangan sabay-sabay yung 180? Hindi po, sir. Isa-isa. Isa-isa. Pero, sunod-sunod. Sunod-sunod. Pagkatapos, anong mangyayari pag binuhos po ang palay dito? Anong mangyayari? Ay, hihigupin siya. Pagkatapos, ano ang nangyayari sa loob na ito kapag ibinuhos na ang palay? Umiikot po yan, sir. Umiikot po siya sa loob. Aha. Na para meron po, ito po ba yung pinaka... Heater. No? Saan umiikot ang palay na yan? Dito po sa loob. Sa loob na yan. Oho. At ito ang mga operational control natin. Ano ho? Tapos, dito din, pareho din. So, sabay dapat yung 180 plus 180
na parang may inon ka diyan. Ano po yung inon ninyo? Para makita po natin. Para makita po natin ang itatangkilikin nating mga kababayan. So, nag-training po kayo ng mga bagay na ito, ano ho? Opo, sir. Ilang buwan nyo din pinag sanayan yung ganitong bagong technology sa Occidental Mindoro? Madali naman po, sir, na pag-aralan. Naka-testing na po ba kayo, kapate? Ano po ang ngayon, ipaliwanag niyo sa amin. Na po natin. Uh-huh. Ito po kasi ang start niya, elevator. Uh-huh. Okay. May elevator pa, aakyat. Aakyat po yan. Pagkatapos? Tapos pan, may pan po yan doon. Uh-huh. Tapos, operation na, live na ito. No? Grain wheeler po. Ito po yan. Ano po yung grain wheeler? Ito po yun. Ano ang ibig sabihin niya? Ito po yung nagahalo. Ah, siya. Siya po ang humahalo. Talagang, kumbagay, automatic. Opo, sir. Automatic yung paghahalo. Opo, sir. Continue po siya. Aakyat, bababa, aakyat, bababa. Opo. Ganyan. Rotation, ano ho? Po, rotation. Kadalasan, sa atin pong pagbibilad ng palay, katoto, pag yung traditional sa palay, ang isang bilaran ba sa isang araw sapat na? Ay, hindi po, sir. Hindi. Hindi po. Ilan ang bilad ng magsasaka? Mga 3 days po yung 3 days. Tapos pag aabutan pa ng ulan, may problema. Pero yung tatlong araw, dito sa kanwaling mechanical dryer, kukunin nyo lamang ng 8 oras. Oho. Paano nyo po malalaman na yung dinaray nating palay ay talagang super dry, napipresyuhan ng NFA na maganda? Meron po kaming MC-han po, sir. MC-han po na para malaman namin kung tuyo na yung palay. Hindi pa. Ilan ang expected ng magsasakang MC na ginagarantiya ninyo na maisiserve ninyo sa inyong kliyente? Ang sa amin pong MC ay sumasabay po kami sa MC ng NFA. Talaga? Opo, sir. Talagang tuyong-tuyo yon. Opo, sir. Kaya nilang ibenta na talagang, sir, opo, madam, NFA, tuyo ang palay namin. Opo, sir. Aba, ikaw bilang magsasaka nung nakita mo na ilalagay ito dito, ano po ang pakiramdam ninyo para sa mga magsasaka? Ay, masaya po. Malaking pabot po sa amin ito. Lagayan itong nag-uulan. Oho. Nakalaking tulong po itong dryer. Na-compute nyo na ba? Kunyari, sa loob ng isang linggo, ilan ang pwede ninyong matuyong palay? Kung 360 a day o 700 times 30, mga 2,000 palay sa isang linggo o sa isang linggo. Tama ba ang computation natin? Say for example, 700 a day. Kaya nyo bang tumakbo ng 7 days a week? Sir, ano po? Depende po sa palay, sir. Depende sa palay. Sa makina natin. Okay. So, brand new po kasi. Opo. May pipiliin po ba kayong klase ng palay? Kasi kung minsan may palay na dapa. Yun po ba ay tatanggapin nyo? Kasi alam mo, harvester na po ngayon. Ano ho? At syempre, kayo na po ang mag-explain ano ang itsura ng dapang palay. Sir, hindi po namin tatanggihan ng palay na papasok. Depende po sa ano ng boss namin. Grabe, ang galing naman ng mission ninyo. Pero yun minsan, may mga ganong cases, pero hindi naman lahat ng ganong cases. Ang siyempre, dadalhin nila dito yung pambenta nilang magandang presyo. At alam naman nila kung minsan tuyo, pero yung medyo gusto pa rin tuyong tuyo, yun ang 8 oras. Opo, sir. Ang magandang marinig sa inyo, wala kayong tatanggihan. Pero na-imagine nyo na po ba na baka dumami ang pipila dito? Ay, hanggat kaya, sir, ng aming makina, kaya tatanggapin po namin. Kasi ang balita ko, doon sa binibentahan natin sa 5-star, banggitin na natin, ano, sa bagong sikat, pagsapit ng alas 5 at hindi, o gabi, at hindi nakaabot sa cut-off period, maghihintay ka, magsisimula ng pagkabulok. Tama po ba? Pwede po mangyari, sir. Pwede po mangyari. Kung ang truck po ay ilang araw na nasa labas. Oho. Nagka-cut-off po sila ng ganong oras, kawawa naman po yung hindi nakapasok. Ang palay po ba, para masabi nating magdi-deteriorate ang quality, pagka-harvest, dapat ilang oras maitakbo sa bilihan ng mga bumibili ng basang palay? Ay, depende po yan, sir, sa variety po ng palay. Meron pong palay na hinarvest po natin ngayong umaga,
sa hapon po ay medyo uminit na. Aha. Yun po kasi meron naman pong yung inbreed na tinatawag na kahit ilang araw siya, basta tuyo po siyang hinarvest, eh hindi naman po kaagad siya na sisi. Magkano po ang ikangay presyo naman pera bag kung sakasakaling magpapatuyo ng palay dito po sa Kanwaling? Sir, ang bigay po na presyo ni Madam ay 110 po. 110. Kung ano po yung lumalakad sa labas, yun din po ang sinusunod namin. At balita ko, at talaga namang bumaba na ang presyo ng kuryente, at pag magtuloy-tuloy, pwede pang ibaba. Pwede rin po kami bumaba, sir. Sir, yung 100 po ba ay kayang-kaya na ng mga magsasaka? Sa tingin ko po, sir, kayang-kaya po. Kaso sa mabulok, ano ho? Kesa po masira. Oho. Sila po ba ang magdadala ng palay or pwede niyong hakutin mula sa kanilang kinaroroonan? So, ano po ang gusto niyong sabihin sa mga magsasaka? Sir, sila na magdadala. Kung kaya po nilang dalin, ay dalin po nila. Pero ang wala pa pong sinasabi ang madam namin na kung may libre patracking kami. Ayun. So, exciting ano? Kasi first ito eh, no? Tsaka bago ito. Mahirap po mag-construct. Ilang buwan po ninyo ito kinonstruct? Kuya Pati, ilang buwan ito kinonstruct? Ilang araw. Ano din po ito? Halos mga kulang isang buwan lang din. Isang buwan din, ano? Ang galing. So, balita ko, kuryente talaga ang gamit ninyo. Hindi kayo gumamit ng tinatawag na krudo, ano? Hindi po. Bakit po kaya mas advantage ang kuryente? Isa pa po, sir. Yung krudo po kasi, sir, ay minsan po umaamoy sa palay. Oh, pangit. Isa pa po na nire-reject ng traders, so kaya NFA. Oh, kaya kuryente, mabuti bumaba ang kuryente ngayon. Opo, sir. Maganda. So, meron din daw po pa yung palay na yung parang ipa na ginagamit na panggatong. Paano po nyo ginagamit at isinasabay ang ipa bilang panggatong dito sa pinakabago at pinakaikangay bago nga na mechanical dryer sa Kanwaling? Paano po ang mechanics? Ano po itong nakikita kung binuksan natin? Parang pugon? Yan po siya. Yan po ang pugon. Ah, pugon. Pagkat maamoy-amoy pa nga, no? So, ngayon, nandito yung pinaka-ipa. Sa langan po. Okay. Sa langan. Pagkatapos, paano po ang takbo nito? May imbudo kayo dyan. Pagkatapos, may blower. Papasok dito sa tubo na ito. Pagkatapos, yung dito susunugin. Opo, lumiliyab po yan. Lumiliyab. Pagkatapos, yung init po niya, sir, ay higupin po nito. Yung steam ba? Steam? Hihigupin? Hihigupin po nito para pumunta po dito sa... Paano po magsasabay ang kuryente? Pwedeng pagsabayin? Yes, sir. Ah, para makameno sa kuryente. Yes, sir. Ang galing naman, ano ho? So, manghang-mangha po ako sa nakikita ko na ito po yung pinakabago at meron po kayong waste doon sa likod, ano ho? At yan po ay pwede pang pampataba yan? Opo, sir. Opo. Sir, pwedeng pataba, organic, ano ho? So, ang handling po ng palay ninyo ay doon may bodega, no ho? Tapos pinapasok dito. So, ilang tao po ang kailangan mag-operate dito para buhat?